Hello ka Ilocano, may update tayo sa ating mga pato. Yan o, yan yung barako natin na nabili natin. Nagmamate na sila ng mga dumalagang pato natin, yan yung mga babae. I-check natin kung nangingitlog na sila kay Ilocano. Hello ka Ilocano, name Bagnal daw yo. Welcome po muli sa aking YouTube channel, ka Ilocano Farm. Maraming salamat po sa aking subscriber na patuloy pong sumusuporta po sa aking YouTube channel. At kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel at hindi pa po na kayo nakakapag-subscribe, sana naman po mag-subscribe po naman po kayo para lalo pa po tayong dumami ka Ilocano. Salamat po. Ang video ko po ngayon ay i-update ko kayo sa aking mga alagang pato kay Ilocano. Mukhang nagitlog na nga sila at naglilimlim na rin nga yung iba. Effective naman yung pagbili natin ng barakong pato kay Ilocano. At may update din tayo sa ating pair na itik. Tara, samahan niyo po ako kay Ilocano. Kasi itong inahin ko 7 lahat to, kaso 4 lang yung nandito oh. Baka yung 3 naglilimlim na kay Ilocano. Kaya i-check natin. Effective naman yung pagbili natin ng barako, yan oh. Nabili ko to ng 400 pesos kay Ilocano. Kaya ito yung update natin. Tingnan natin kung ay nandito nga sila kay Ilocano oh. Oy. Dalawa na silang naglilimlim kay Ilocano oh. Wow! Naglilimlim na sila. Yan oh. Oh, ang dami ng itlog kay Ilocano. Meron ng itlog na ano. Oh, yan oh, naglilimlim na nga sila. Mukhang success naman yung pagbili natin ng barako. At meron pa ang isa dito kay Ilocano oh. Mukhang nangingitlog yata to oh. Yan oh. Meron siyang 369 na eggs kay Ilocano. Wow! Ang dami na pala nilang itlog. Ngayon lang ako tinignan to, chinek kay Ilocano. Yan o, naglilimlim na sila. Kaya gumawa rin ako ng pugad nila kay Ilocano. Nagdagdag ako. Yan, pinatong ko lang sa paitlogan nila. Tapos naglagay ako ng isang itlog para pag sakaling maingganyo silang umitlog dyan. Yan o, kasi nagano na sila sa pangingitlog kay Ilocano. Nagsama-sama na sila sa isang pugad. Dalawa na yata yung nag-iitlog, kaya ang bilis dumami yung itlog. Yan o. Ito yung update sa mga pato natin, yung mga Muscovy duck natin. Yan o. 6 lahat tong, ay 7 lahat tong inahin natin. Yan, pinapakain ko lang sila ng darak kay Ilocano na may laying mass para mabilis sila makitlog. Sana makapapisa tayo. Yan o. Ito muna yung update sa ating mga lagang pato. Ang lalaki ng mga inahin natin kay Ilocano, lulusog o. Yan o. Tignan naman natin sa kabilang bahay ng pato at saka itik natin kay Ilocano, kasi sa kabila meron pa akong pair ng pato at saka pair ng itik. Tignan naman natin yung isang bahay pa nila doon. Nandito na tayo sa kabilang bahay ng mga alaga natin kay Ilocano. Meron tayong alaga pa dito. Ito yung pair na ano natin, yung pair na broiler chicken, 45 days kay Ilocano kung tawagin. At may pato pa tayo dito oh, dalawa. Andun yung isa oh. Tapos may pair tayo ng itik oh. Yan. Dalawang itik to kay Ilocano. At yan nga oh, may itlog kay Ilocano. Kinalat niya lang yung itlog niya, yung itlog ng itik natin. Kaya kunin natin, mag-ipon muna tayo.
Yan o. Bagong itlog lang. Press pa. Kunin muna natin. Lagay muna natin dito. Sa paitlogan. Yan. Para kung makaipon siya ng sampo, ipalimlim na siguro natin sa pato natin sa likod, yung mga naglilimlim na pato natin doon. Kasi yung itik din naman naglilimlim kay Locano. Pwede na! Meron tayong dalawang malawak naman tong bahay nila kay Locano. Ito pa yung ano natin. Iba pang alaga. Ito na rin yung update ng bagong pisang pabo natin at saka yung native natin na napapisa natin sa incubator kay Locano. Yan o, mukhang masigla naman yung mga sisiw ng pabo natin. At may mga konting pakpak na rin sila kay Locano. Diyan sila, nakapugad sa kasama yung nanay nila. Ito naman yung pabo natin na nagkasugat-sugat na tinahiko kasi laki ng sugat kay Locano. Super okay naman na siya. Yan, yan yung update sa ating mga alaga. Wow! Ito naman yung gosling na binigay sa akin kay Locano. 10 days na niya. Kaya laki na siya kay Locano. 10 days na pero kulay yellow pa rin siya. Hindi pa nagpapalit ng balahibo. Yan o, malaki na siya kay Locano. Pagpasyensyahan nyo na yung karton lang kasi yung pinaglagyan ko kay Locano kaya na may konting dayami, kaya pagpasyensyahan nyo na kung medyo marumi kay Locano. Yan, kang malaki naman na siya kay Locano. At meron nga pala akong nabiling tatlong itlog ng gansa kay Locano sa Facebook. Yung nagbebenta, binenta daw niya yung inahin na naglilimlim at saka yung barako. Kaya yung itlog binenta niya sa akin ng 100 per piraso kay Locano. Kaya eto nakasalang sa manual na incubator natin. Yan siya. Yan o, nakasalang siya kay Locano. At may napisa na rin isang sisiw. Yan o, sisiw ng Rhode Island Red yan kay Locano. Yan. Tapos eto nga po pala yung itlog ng gansa natin. Ang lalaki pala kay Locano yung itlog ng gansa. Oh. Kita niyo naman yung size. Kung gaano yan kalaki. Tatlo yan kay Locano. Eto. Yan. Kinandling ko kay Locano, gumagalaw naman yung sisiw. Sabi ng may-ari, nung pinagbilan ko, malapit na daw mapisa kay Locano. Tignan nyo naman yung diferensya. Ito yung itlog ng pabo natin. Compare natin sa itlog ng gansa kay Locano. Ang laki. Parang ano na to. Yan o, parang itlog ng dinosaur na. At may salang din tayong itlog ng native na 11 at saka 10 itlog ng Rhode Island Red natin kay Locano. Yung wow! Rhode Island Red na sisiw na yan kay Locano, yan yung unang itlog ng yung baguhang na ano ko na manok na Rhode Island Red. Napisa naman kay Locano. Yan. Yan yung update sa ating mga alaga kay Locano. So yun kay Locano, maraming salamat po sa panonood at shoutout nga pala sa aking mga subscriber na patuloy pong sumusuporta po sa aking YouTube channel, na patuloy pong sumusubaybay po sa aking mga video. At kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel at hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, please naman po mag-subscribe naman po kayo, malaking tulong na po yun. Maraming salamat po ulit, ingat po tayong lahat, kay Locano.